Magandang umaga uli mga kabowler. So magre-review ulit tayo ng isa pang bad boy. So sinubukan ko siya pareho ngayon ng Dame 6, no? So isang setting lang para isang review lang. Isang shoot lang kasi medyo busy ngayon dahil sa COVID-19. So ito po ang Adidas Harden Volume 4. So kasama ko po si Yuan. Yan po ang makulit na batuta. Okay? So, mag-start po tayo sa traction. Kung makikita po natin, ang traction ay wave-like. Parang wave-like pattern na matigas, malalim. Medyo mababaw siya na matigas. So, outdoor you should be okay. No? So, pagdating sa traction, ang Adidas Volume 4 ay maganda yung kapit. So, wag lang po sa dusty court. So, pagdating sa dusty court or maruming court, nagpipick up siya ng dust, pero slight wipe lang, good to go naman. Hindi siya ganun kaingay, pero malagkit po yung kapit niya. So, na clean court, okay. Sa dusty court naman, maintain nyo lang yung wiping para sigurado. So, i-rate ko po siya ng 8 out of 10 pagdating sa traction. Okay, pagdating naman sa cushioning system, cushioning tech, ang Adidas Volume 4 ay gumamit din po ng light strike. So, pareho po sila ng Dame 6. So, kaya isang lang po, nireview ko sila pareho ngayon. So, gumamit sila ng light strike na uncaged po. Pero dito sa Adidas Volume 4 ni Harden, medyo manipis po siya. Hindi kagaya ng Dame 6 na yung length ng kanyang light strike ay buo hanggang sa likod. So pagdating sa impact protection, okay din siya, malambot. At ngayon, before yung mga Hardens ay mabibigat, ginagamit nila na cushioning system ay yung boost, no? So ngayon, naka light strike, gumaan po yung Harden Volume 4. So pagdating sa cushioning system, i-rate ko yung Harden Volume 4 ng 8 out of 10. So pagdating sa materials, ang materials na ginamit ng Harden ay textile, no? Textile na may halong synthetic leather. So ang ganda po ng materials niya. Ito may fuse area, no? Para sa toe area, para rin po sa support. And then may garter. Garter siya. Yan. Para pag sinuot mo siya, naka-lockdown talaga yung paa mo. So kahit hindi mo siya isintas, naka-lockdown halos yung paa pagdadahil dito sa garter. Yun po, may TPU counter dito na maganda. And then yung traditional lacing system, ang maganda dito pag hinila mo siya, hindi na siya basta-basta na luluwag, no? So yun po yung ginamit na materials ng Harden Volume 4. So i-rate ko yung materials niya ng 9 out of 10. Maganda po yung materials ng Harden. Okay, pagdating sa support and lockdown, walang problema, napakalapad. Sobrang lapad ng outrigger na hindi kayo basta-basta ma-spray, no? Pagdating naman dito, dahil sa low cut siya, yun lang po ang ingatan natin. So, kung meron po kayo mga ankle support, mas maganda po naka-ankle support. So, support in lockdown, walang problema. Ang gusto ko pa dito, napaka lower to the ground, no? Feel na feel nyo yung court, no? Yung court feel. 100% magugustuhan nyo to sa mga mahilig na sapatos ng lower to the ground, no? Pagdating naman sa support in lockdown, i-rate ko siya na 9 out of 10. Okay, ganun po kaganda yung Harden. Pagdating sa fit, ako nag-true to size ako, pero roomy pa rin dito sa toe area. So kung kayo ay kagaya ko na regular footer na medyo slim yung paa, mag half size down po, mas maganda siguro yung sukat magiging snug. Sa akin, medyo roomy dito sa paa. So kailangan kong doblehin yung medyas ko para mas maganda siya ang fit. Okay.
Pero pag mas maganda, isukat nyo na rin para mas maganda. Okay, pagdating sa pit, i-rate ko lang siya ng 7 out of 10 kasi hindi siya ganun kasnag, no? Although, siguro pag meron kayong mga angle support, magiging masikip na rin po. Okay, pagdating sa aesthetics, ang ganda ng hardened. Ito po ay candy colorway, no? Pag nakita nyo po sa personal, sobrang ganda. Sarap suotin. Bagay na bagay siya kahit naka-shorts lang kayo. So, yun po. Aesthetically, wala kayong masasabi, ang ganda po. So, candy colorway. Okay? Review lang po natin ang maiksi. Pagdating sa outsole, yung kanyang traction, napakaganda, napakalagit ng bite. So, recommended ko siya sa mga mahilig ng step back, ng change ng direction, yung mga tipong ganun ang laro mo, okay to. So, pagdating sa cushioning system, shout out sa Adidas sa paggamit ng light strike kasi ang laking weight ang binawas niya compare sa mga hardens na before. So gumaan po yung hardened volume 4. So at isa pa yung court feel, napakaganda po. Lower to the ground talaga siya. So kung type na type niyo po yung hardened volume 4, sukat nyo muna kasi yung ganyang fit ay medyo tricky. At highly recommended ko po yung hardened volume 4. So yun lang po, maraming salamat at abangan nyo po yung iba ko pang shoe review. Yun lang po guys. Thank you very much and God bless.